Hey, magandang buhay. So ako si Sir Ben at narito ako upang i-discuss ang about sa combination. Ready ka na? Great. So syempre, bago ko i-discuss yung sa combination, ipakita na muna natin ano nga ba ang pinagkaiba ng permutation sa combination. Okay? So kapag ka sinabi nating permutation, when we are arranging letters, digits, mga tao, order is important. Ibig sabihin nun, importante kung sino yung ilalagay mo sa una, sino yung isusunod mo doon, tapos sino yung mauhuli. So, order is important. While sa combination, syempre, order is not important. Ibig sabihin, kung sino yung pipiliin mo sa una at saka sa huli, parehas lang yon sa kung pagbabalikan mo yung posisyon nila. So, again, order is not important. Ngayon, magbigay pa ako ng isa pang example para mas maging klaro pa sa'yo. Okay? So dito, itong part na to, part na nakikita niyo sa screen niyo, nasa left side ng screen niyo, ito ay isang example ng combination. Tignan niyo ha. From three players, A, B, C, how many doubles team can be formed? So doubles, siguro parang tennis to or table tennis, no? Okay, or siguro beach volleyball. So say for example, tatlo yung players mo, dalawa lang ang pipiliin mo para ilaban sa isang tournament. So kung ang pipiliin mo una si player A, tapos yung susunod mong pipiliin si player B. So team 1 na yon. Yung team 2 mo naman, ang una mong pipiliin si player B. Tapos susunod mong pipiliin si player A. Team 2 yun, di ba? Kung papansinin mo, si team 1 saka si team 2, parehas lang sila. Bakit parehas? Kasi parehas lang na ang laman ay si player A at saka si player B. So in that case, hindi tawag dito, hindi importante yung order dito. Hindi naging importante kung sino yung una mong pinili at saka sino yung pangalawa mong pinili. Okay? So yun yung tawag dito, best example, a concrete example of combination. Pagdating naman dito sa pangalawa, ito, yung nasa right side ng screen ninyo, from the three letters A, B, and C, how many two character code can be formed? So, kumbaga, gumagawa tayo ng code or password, no, or passcode. So, kunyari, pinagpipili lang natin na letters A, B, and C, tapos gagawa tayo ng password na, ano, ang laman ay dalawang letters lang. Kung ang password mo ay A, B, magkaiba yan sa password na B, A. Okay? So for example, sa cellphone mo, ang password mo ay AB. Ang nilagay mo BA. Di ba hindi naman ma-open yon? So in that case, importante kung ano yung una mong pipiliin tapos ang susunod mong pipiliin. So in that case, order is important. So yan yung isang concrete example ng permutation. Ngayon, dumako naman tayo sa combination mismo. So the number of combinations of n objects taken or at a time is denoted by any of those three, no? So dito sa examples natin, dito sa video na to, ito yung gagamitin natin parang symbol for combination. The combination of n taken or. Sa ibang books kasi ito yung ginagamit. Sa iba naman, pagdating nyo ng senior high school, ito yung ginagamit. No, sa being specific sa ano, sa pre-calculus, no? So ito yung gagamitin natin sa video na to. So yung formula ng combination is ito. Yung combination of n taken or is actually equivalent to n factorial over r factorial times the quantity of n minus r factorial, na kung saan kailangan yung value ng n greater than or equal sa value ng r, no? Ngayon, tawag dito, i-discuss naman natin yung mga word problems that involves combination, no? So, sa pamamagitan ng malalaman din natin paano nga ba i-evaluate yung mismong formula na yun. Okay? So, say for example, number one, in how many ways can a doctor choose 4 from 10 interns to assist her in an operation? So, kung titignan nyo dito, okay? Kasi for example, syempre alam nyo na combination yung problem na to. Kasi ang discussion is about combination. What if nag-test, no? Paano mo malalaman na combination na to? Let us analyze the given problem. Kung ikaw yung doctor at ang pinagpipiliin mo 10 interns, kung pipiliin mo si A, tapos B, C, D, magiging magkaiba ba kapag ka ang pipiliin mo si B muna, tapos A, tapos si letter D, at saka si letter C? Try to compare. Kahit yun lang ang gawin mo, try to compare. Magkaiba ba yung pinili mo ng una doon sa pinili mo doon sa pangalawa? So, kung napansin nyo na hindi naman nagbago, then that is a combination. No? Most likely kasi kapag ka committee, kapag ka walang positions, or kapag ka team ang pinagpipilian, then combination problem yun. No? So, dito nyan, so since alam naman natin na combination problem ito, so this will be, gagamitin natin yung formula. Yung n factorial over r factorial times the quantity of n minus r factorial. Na kung saan yung n dito is 10 while yung r mo is 4. So ang gagawin mo na lang yan dito is i-substitute mo na lang. Yung lahat ng n, palitan mo ng 10. Lahat ng r, palitan mo ng 4. Simplify lang yung sa baba.
So that yung sa denominator, that will be 4 factorial times 6 factorial. Tapos expand lang natin. Yung numerator natin, 10 times 9 times 8 times 7 times 6 factorial. Tapos sa denominator naman natin, 4 times 2 times 3 times 1 times 6 factorial. Ako ganding ginagawa ko, kinakancel ko na agad yung sa denominator, yung mas mataas na number. Yun na yung agad kong kinakancel para mas madali na lang yung pagsosolve natin sa answer natin dito. So dito, mapapansin nyo, pwede nang i-cancel yung 6 factorial. Ano pa yung mga pwedeng i-cancel? Tingnan nyo ha. Eto, yung sa 8. Diba sa baba, yung 4 times 2, that is equivalent to 8. So pwede na natin i-cancel yung mga yan. Yung 9 and 3, pwede rin i-cancel yan. So yung 9 sa numerator, magiging 3 na lang. So ano yung natira sa numerator? 10, 3, saka 7. Sa denominator, 1. So in that case, this will be 10 times 3 times 7. Di ko na isusulat yung 1 sa denominator kasi any number naman has a denominator of 1. No? So 10 times 3 times 7 and that will be 210 ways. Next example tayo ha. So, if there are 9 non-collinear points in a plane, how many triangles can be drawn from it? So, again, kung may triangle tayo, triangle ABC, compare it to triangle BAC. Magkaiba ba yung triangle? If yung triangles, yung dalawang triangles na yun ay magkaiba, then permutation ka. Pero obvious naman, hindi magkaiba yung triangle ABC sa triangle BAC. So in that case, combination kasi order is not important, no? So in that case, combination tayo dito. So yung value ng n mo is 9 kasi 9 non-collinear points. Ano naman yung value ng r? So since ang kailangan mabuo is triangle, 'di ba sa triangle meron yan 3 vertices. So in that case, yung value ng r mo is 3. So substitute lang natin dito, ayan siya. Tapos yung denominator natin, simplify lang natin, that will be 3 factorial times 6 factorial. So gusto ko ma-eliminate yung mas malaking number or yung mas mataas na value na number dito sa denominator and that is 6, di ba? So yung 9 factorial, i-expand ko yan hanggang 6 factorial lang para ma-cancel na agad yung mga 6 factorials dito. Next, ano pa yung pwedeng i-cancel dito? Siyempre, yung 3 and 9. So yung 9 magiging 3 na lang yon. Tapos yung 2 and 8. Siyempre, yung 8 magiging 4 na lang yon. So yung natira sa taas, sa numerator, 3 times 4 times 7 while sa denominator is 1. So 3 times 4 times 7 and that will be 84 triangles. Next one. So second to the last na to. A committee of 6 members is to be formed from 7 barangay A residents. So sa barangay A may 7 representative. Tapos and 9 barangay B residents. So kumbaga, may representative sa barangay A, may representative sa barangay B. Sa barangay A, 7, sa barangay B, 9, no? Tapos out of those representatives gagawa ng committee na may 6 members. So may dalawang questions tayo dito. First one, how many committees can be formed? And the second one is how many committees can be formed if there should be 3 members chosen from each barangay. So unahin na muna natin yung first, yung how many committees can be formed. So dito, walang restrictions. So kumbaga, pwede yung mabubuo mong committee, purong barangay A residents lang. Pwede yung mabubuo mong committee, purong barangay B residents lang. Or pwedeng it consists of a members or a resident from barangay A and barangay B. So pwedeng ganon. So in that case, ang gagawin lang natin dito, identify lang natin yung total representatives. So yung total representatives, that would be 16. No, bakit 16? 7 plus 9. So dito nyan, bali magiging solution natin for the first question will be the combination of 16 taken 6. So, Sir Ben, bakit siya combination? Kasi we are just simply forming a committee. Pag sinabing committee, it is a group of people, parang sila yung mag-uusap-usap to decide what will do to a community. Parang ganun yun eh. Okay? Or in a certain community. No? So, kaya siya combination. No? See, for example, tatlo tayo. Tayong tatlo member ng committee. Kung mapapalit-palit tayo ng pwesto or mapapalit-palit tayo ng upuan. Okay? Di ba? Kasi pag nagmi-meeting, the committee is yun na yun eh. So, kaya na magpalit kayo ng pwesto sa upuan, kayo pa rin yung committee. So, order is not important. So, yun siya. Combination problem siya. No? So, ito siya. Simplify na lang yan natin ito. So, this will be 16 factorial over 6 factorial times 10 factorial. So, syempre, gusto ko, ito yung may eliminate. So, yung 16 factorial, expand ko lang siya hanggang 10 factorial. So, cancel na natin yung 10 factorial. Ano pa yung pwedeng i-cancel dito? So, siguro pwede natin i-cancel yung 2 and 6. 2 times 6 is 12. So, cancel na yung 12 doon. Tapos, pwede rin dito yung 3 times 5. So, 3 times 5 is 15. Cancel na yon. Tapos, yung 4, i-cancel na rin natin yan sa 16. So, yung 16 magiging 4 na lang. So, yung natira sa numerator natin is 4, 14, 13, and 11. So, denominator, 1 na lang yan. So, di ko na ilalagay yon. So, 4 times 14 times 13 times 11 and that will be 8,008 committees.
Doon naman tayo sa pangalawang question. How many committees can be formed if there should be three members chosen from each barangay? So, ganito yung attribute ito. So, we will have two combinations. Yung sa first combination is just a combination consisting of barangay A residents. Yung pangalawang combination naman is a combination na kung saan it consists of only barangay B residents. No? Tapos, ang gagawin natin, pag nakuha na natin yung sagot doon sa dalawang combinations na yon, i-multiply lang natin sila. So, doon naman sa una, di ba, sa barangay A, out of those seven representatives, tatlo lang ang pipiliin natin. So, in that case, that would be a combination of 7, 8, and 3. Sa pangalawa naman, sa barangay B, ang pinagpipilian natin, siyam. Doon sa siyam na yon, tatlo lang ang pipiliin natin. So, in that case, that will be the combination of 9, 8, and 3. And then, after that, multiply lang natin yung mga yan. So, again, yung 7, 8, and 3, combination of 7, 8, and 3, ayan siya. Ito siya. 7 factorial over 3 factorial times 7 minus 3 factorial. Why? Yung para sa barangay B, ito naman siya. 9 factorial over 3 factorial times the quantity of 9 minus 3 factorial. No. Simplify lang natin ito. Ito magiging 4 factorial. Ito naman magiging 6 factorial. So, alam na natin yung gagawin dito. So, yung 7 factorial, expand ko siya hanggang 4 factorial lang. Yung 9 factorial naman, i-expand natin siya hanggang 6 factorial lang. So, cancel na natin yung mga dapat i-cancel. Tapos, yung 6, syempre, 2 times 3 yan. Doon naman sa pangalawa, yung 6 factorial, i-cancel na natin yan. Tapos, yung 9, 9 and 3, so yung 9 magiging 3, yung 8 and 2, yung 8 magiging 4. So, yung natira na lang yan dito, yung dun sa una, that is 7 times 5. Tapos, sa pangalawa naman, 3 times 4 times 7. So, 7 times 5, di ba? 35 yan. Tapos, 3 times 4 times 7, 84. Multiply lang natin yung dalawa, and we will have 2,940 committees. Down to our last example. So, in how many ways can one choose a set of 3 chemistry books and 2 physics books from 7 different chemistry books and 5 different physics books? So, ito, kamukha lang nito yung ano, yung commit, yung previous example, yung second question. So, in that case, gagawa tayo ng dalawang combination dito. Yung first combination is para sa chemistry books. So, sa chemistry books, 7 yung pinagpipilian, and then from that 7 chemistry books, tatlo lang ang kukunin natin. So, in that case, that is a combination of 7 taken 3. Doon naman sa pangalawang combination para sa physics books. So, sa physics books, 5 ang pinagpipilian, and then doon sa 5 yon, 2 lang ang kukunin. So, in that case, that is a combination of 5 taken 2. Tapos, multiply lang natin sila. So, same process lang ng sa kanina. So, yung 7, yung combination of 7 taken 3, that will be the 7 factorial over 3 factorial times the quantity of 7 minus 3 factorial. Yung pangalawa naman, that will be 5 factorial over 2 factorial times the quantity of 5 minus 2 factorial. So, simplify lang natin yan. Tapos, again, yung 7 factorial, i-expand ko lang ito hanggang 4 factorial lang. Tapos, yung 5 factorial naman, expand ko ito hanggang 3 factorial. Ayan siya. So, cancel na natin yung mga dapat i-cancel. Tapos, doon naman sa kabila. So, yung natira dito, 7 and 5. So, 7 times 5 na lang yung dito. Dito naman, 5 times 2. So, simplifying that one, that is 35 times 10. So, 35 times 10 is 350 ways. Okay? So, napakadali. Okay? Napakasimple ng combination. If you're going to ask me ano yung mas mahirap, permutation or combination, parehas lang sila. When it comes to solving, mas madali sa combination. Bakit? Kasi may makakansa ka lang agad-agad. No? Personally no, kahit lang pag nagko-coach ako ng MTAP, mas madaling i-mental yung ano, yung combination compared sa permutation. Okay? So again, lagi kong sinasabi, practice, 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 and syempre, i-expose mo yung sarili mo sa mga maraming examples. So sa mga modules ninyo, I'm pretty sure na maraming examples diyan, practice niyo sila. And with that, maraming salamat sa pagkikinig and magandang buhay.